New Year na naman! Happy New Year! Matatapos na naman ang isang taon ng ating buhay. Isang taon ang lumipas na tila pare-pareho lang noong mga nakaraang taon. Mga tradisyon sa pagsulubong sa bagong taon na magarbo pero hindi maituturing na kamakabuluhan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano simulan ang bagong taon na makabuluhan. Let's start it. Ang ating sarili ay mahihahalin tulad sa isang bahay. Ang ating buhay, lalo ng ating utak, maraming naipon yan na memories, knowledge, experiences, principles, concepts sa mga nagdaan na taon. Sa sobrang dami iyon, hindi mo na alam kung ano ang mahalaga at hindi mahalaga. Ang paglilinis sa ating bahay ay kailangan. Ganun din sa paglilinis sa ating buhay. Naranasan niyo na bang maglinis ng bahay? Iyon ang susundin natin na paraan upang ang ating buhay ay luminis at maging handa tayo sa mga hamon ng buhay sa susunod na taon. Simulan na natin. Una, kailangan mong itapon ang mga basura sa iyong buhay. Naranasan niyo na bang maglinis ng bahay na hindi ninyo tinatanggal ang mga dumi o basura sa inyong bahay? Hindi yan matatawag na paglilinis. Sa aking buhay, kailangan matanggal ang mga dumi o basura. Hindi po tao ang tinutukoy ko po dito. Kapag naiinis tayo sa isang tao at itinuturin natin siyang basura sa ating buhay, huwag po siya ang itapon, kundi ang ugali ng pagkainis. Ang mga matatawag na basura sa ating buhay ay ang mga hindi magagandang nangyari sa ating buhay tulad ng pagkagalit, pagkamakasarili, hindi pagpapatawad sa kapwa at sarili, pagkalulong sa bisyo tulad ng alak at sigarilyo, pagsumbat sa magulang, pagkasakim at paggawa ng kasamaan. Kapag ang mga ito ay iyong tinanggal sa buhay mo, magaan mong haharapin ang hamon ng buhay. Hindi mo magagawa iyan sa isang araw. So, kailangan natin ng tulong na mula sa ating Panginoon. Pangalawa, may mga bagay sa iyong buhay na kailangan mo panatilihin. Kapag naglinis tayo ng bahay, hindi naman lahat ng laman ng bahay ay itinatapon. May mga gamit na patuloy na iniingatan kahit ito ay gumana. Sa buhay natin, ano ang mga iniingatan mo na ayaw mo itong mawala? Ako? Simple lang, ang aking pamilya at faith sa Diyos. Sila ang buhay ko at walang pera o material na bagay ang papalit sa kanila. Kaya pinapahalagan ko sila dahil ayaw kong masira ang aking pamilya. Noong ospital ang aking may bahay, or mag-ina, na-realize ko na walang silbi ang lahat ng ginagawa ko kapag nawala sila sa aking buhay. Kaya lagi ko pinagdarasal na sila ay laging maayos, nasa maayos na kalagayan. Pangatlo, may mga bagay sa iyong buhay na kailangan mo pa itong pag-usayan. Kapag naglinis ka at hindi mo itinapon ang mga bagay sa loob ng iyong bahay, ibig sabihin nun, mahalaga ito sa iyo. Para hindi tuluyang masira ang mga ito, kailangan mo itong pangalagaan o kaya pagandahin pa. Ano ba ang mga bagay sa iyong buhay na kailangan mo pang pag-usayan? Sa trabaho nating mga guro, kung hindi mo pinagbuti ang iyong pagtuturo, maaring hindi ka ma-promote o makakuha ka ng mababang grado sa RPMS. Ang mga talento ay dapat nating gamitin upang lalo pa itong mapabuti at kapakinabang sa ibang tao. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa iyong asawa kung ikaw ay may asawa, dapat mag-level up. Hindi lamang monotone. Hindi po dapat dumami ang iyong kagalit o kaaway, kundi dapat
marami tayong kaibigan. Bumuo tayo ng mga bridges, hindi wall. Ito lamang ang aking mga tips para sa pagpasok ng bagong